Magkakaisa ang paulit-ulit na paalala ng presidential candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa kanyang paniniwala, ito lang ang maaaring solusyon sa ating bansa tungo sa pagbangon muli. Aniya, magkaisa tayong mahalin ang Pilipinas. Narito ang One News Report. Marami ang nagtatanong, bakit pagkakaisa? Mensahe ng pagkakaisa! Malapit na matapos ang ating 90-day campaign period. Marami na po kaming napuntahan at talagang pinilit na madahanan. Ngunit kahit ganun, parang kulang pa rin ang oras para personal namin makapiling ang ating mga kababayan sa bawat probinsya, bawat syudad. Ganun pa man, ang mensahe namin ng unit team ng pagkakaisa ay mainit na pagtatanggap ng ating mga kababayan. Lagi kong sinasabi, mula sa isang parang bulong lamang ay naging sigaw na at ngayon ay naging kilusan na ng pagkakaisa. At ang sigaw ay sinasabi, ako ay kasama sa pag-uunlad, ako ay kasama sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino, ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Bakit nga pagkakaisa ang ating mensahe? Una ay direksyon. Saan tayo pupunta? Bilang bansa, anong gusto nating marating sa loob ng 6 na taon, 10 taon, 20 taon? Kailangan magkaisa tayong tukuyin ito. Lagi kong sinasabi na ang pinakamahalagang katangian ng isang leader ay ang pagkakaroon ng isang vision para sa bansa. Maraming pwedeng proyekto, maraming pwedeng isabata. Ngunit, saan ba talaga tayo tutungo? Mahirap magsagwan ng bangka kapag hindi sabay-sabay o kaya ay iba-ibang direksyon ang gustong puntahan. Kailangan iisa lang. Ano ang mga pagkakataon sa buong mundo na nag-aantay sa ating mga Pilipino? Saan ba tayo dapat mag-invest sa ating mga resources? Saan tayo magaling? Saan tayo kailangan? Ano ang mga bagong industriyang malaki na tsansa nating pangunahan? Gusto ba nating maging leader sa teknolohiya, sa food production, sa turismo, sa healthcare? Gusto ba nating mas gumaling sa manufacturing? Kung ganun, ay dito natin dadalhin ang pagpatayo ng ating infrastruktura. Dito natin pararamihin ang paaralan na may kurso at ekspertong guro para sa industriyang ito. Dito natin i-align ang ating energy infrastructure para naman meron tayong maisagot sa mga requirement ng industriyang iyon. Kailangan itong direksyon ito ay malinaw, iisa. Ang susunod namang layunin ng pagkakaisa ay ang ating tinatawag na involvement. Ano ang magagawa ko? Anong maitutulong ko? Paano ako magiging bahagi ng pagpaganda ng ating bansa? Paano ako magiging kasama dito sa nation building na ito? Yan ang kailangang pag-iisip na meron tayo. Bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, paano ko maipapakita ang ating pakikiisa sa pagtupad ng pangarap ng ating bayan? Bawat isang Pilipino ay may galing, mahuhusay, mababait at maaasahan sa trabaho. May iba namang kailangan lang magbigyan ng pagkakataon, maipakita ang kanilang galing. Hindi naman po talagang kakayanin ng pamahala na nag-iisa lang. Kailangan ang tulong ng bawat isang Pilipino. Kailangan ang pakikiisa sa pribadong sektor, mga korporasyon at maliliit na negosyo. Lahat ay may tutulong sa nation building. Nasa ang industriya man kayo. Ang bawat talento o kakayahan at kahit pag-uugali ay may maitutulong sa pagpaganda ng ating bansa. Nung sinimula namin ang aming kampanya, ay may mga ilang nagdadala ng bandila ng Pilipinas. Pero habang nagtatagal, ay nagiging dagat na ng bandila ang mga rally na aming pinupuntahan. Maliit man yung hawak nilang bandila, o yung malaki, tela man, o yung gawa lang sa papel, may hawakan o wala, pare-pareho po yan. Taos no, na iwinawagayway. Yan ang nagsasabing naiintindihan ng mamamayang Pilipino kung ano ang ating isinusulong at ikinakampanya. Na ang mensahe ng pagkakaisa ay matagumpay. At yan na rin ang kanilang isinisigaw. Gusto naming makiisa para sa bansa. Gusto naming makiisa para sa Pilipinas. Gusto kong maging bahagi ng pagpaganda ng ating pinakamamahal na bayan. Yan ang nagsasabi para sa ating lahat. Bilang mamamayang Pilipino, ano ang aking magagawa para sa aking minamahal na bansa? Ano ang aking magagawa para tulungan ang aking kapwa? Simula pa lang po ito na mga pwede nating marating kapag nag-aalab ang ating pag-ibig sa ating bayan. Kaya't lagi po namin sinasabi ni Mayor Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas at tiyak sama-sama tayong babangon.